next experiment. Ang experiment po na ito ay tinatawag na test for fats. So, sa experiment naman na ito, titignan natin kung itong mga food items ay meron silang fat or wala. Siyempre, pag meron silang fat, ibig sabihin meron silang lipids. So, first, materials muna tayo. Meron tayong brown paper. And nilagyan ko na rin sila ng labels. Ayan, ng mga food items. And meron din tayo ditong tissue paper since wala po akong kitchen towel. And next, meron tayong paper plates. Ayan. Tapos, ito na ang ating food items. Parang kakain talaga yun. So first, meron po tayo ditong sweet potato. Ayan, dalawa sila. Dalawang sweet potato. Then, meron tayong dalawang garlic. Ayan po. And then, meron tayong cheese. So, ito yung mga titignan natin kung may fats ba sila o wala. Next, we have star margarine. This is not sponsored. Anyway, lastly, we have french fries. Ayan, so mag-i-start na po tayo. Lalapag ko muna dito. So, first, ang una natin gagawin ay kuha muna tayo ng papel. Ito, garlic muna. Kuha tayo ng garlic and then, ito, ibabalot natin siya dito. Tapos, itutupin natin yung papel. Make sure na nakakover lahat ng parts ng garlic. Tapos, lalapag natin dito. And then, ika-crush natin using this stone or kung ano man yung pang-crush niya sa bahay. 12 seconds later. So, ayan, na-crush ko na po siya. Yan, kita naman sa mga marks dito sa papel. Nalimutan ko palang mag-gloves. Para hindi madumihan yung kamay natin. Yan, tanggalin na natin siya and lagay natin sa another paper plate. Kasi hindi na yung gagawin. Ayan. Ito yung na-crush natin garlic. So, hintayin natin. Patiin lang natin to sa araw. And tignan natin kung may iwan bang oil mark. So, yes. Next naman is yung sa tissue. Ito. Dito natin ika-crush yung garlic. So, ayan. Mas mabilis po kasi matuyo ang tissue. Ayan. Ito na ang ating na-crush na garlic. And then, tanggalin nyo na lang yung mga natitirang garlic dun sa papel na dumikit. Ayan. Pero kung hindi nyo matanggal, edi wag na lang. Matutuyo din naman yan pag pinaaraw. Next, we have sweet potato. Ayan, sweet potato. Ito, meron tayo sweet potato dito and babalot natin siya dito sa papel. And then, ika-crush lang natin. Ayan, so na-crush na po natin ang ating sweet potato. And, ayan siya. Tanggalin lang natin. So, ayan ang kanyang mark. Pero hindi yan oil mark. Hintayin muna natin matuyo bago natin masabing oil mark sa tissue na sweet potato. Para mas malino kasi mas kita sa white. Ayan! So, tapos na tayo dito sa tissue na sweet potato. And as expected, dahil malambot ang tissue, medyo nabuta siya sa gitna. Pero okay lang yan. That is part of life. Next, we have french fries. Ayan yung pinakahihintay kong french fries. Ayan. Susubok natin kung may fats ba talaga to. Kahit alam na natin yung sagot. Tapos, ayan, kuha lang tayo dito. Siguro, two pieces french fries. Tapos,
ibalot natin sa papel and then ipa-brush natin. So, itong ating dinurog na french fries. Durog na french fries. So, lagay lang natin to. Siyempre, huwag yun na ito kainin. Saan ba yan? Rejected niya. Ayan! Ang mark ng french fries. So, hintayin lang natin siya matuyo. And sa tissue, ito. Ito yung tissue na may label ng french fries. So, gagawin din natin yung ginawa natin dun sa brown paper. Kuha tayo ng siguro dalawa na lang din. Para pares lang. Ayan, dalawang maliit. Tapos ang french fries. Eto na siya. Ayan, so tanggalin lang natin. And then, ito ang kanyang mark sa tissue paper. Medyo yellow. Kasi yellow ang french fries. Yan. So next, second to the last material natin for test for fats is yung cheese. Ayan, cheese. Meron tayong cheese. Meron tayong dalawang cheese dito. Dalawang cheese, pero isa lang muna lalagay natin. Tapos, cover lang natin. Hindi nyo sa gitna. Just cover lang natin. Tapos, pisain nyo na rin. Gamit yung kamay nyo. Ayan. Pagdikit-dikit po siya. Alam, dumikit yung cheese sa mismong papel. Try natin tanggalin kung tanggalin. Ayan, yung ibang part, natanggal siya, pero inatira pa rin. Pero okay lang yun. Medyo may onting mark siya na naiwan. So, para sa tissue naman, lalagyan natin itong cheese dito sa kitna, and isa-sandwich natin. Tissue! Napunit si tissue! Ayan. Ayan po sa cheese natin. So, medyo may natira siyang onting cheese. And napunit. Yung pinagka-crushan ko. Ayan, napunit siya. Tapos dito naman, buti na lang maayos. And may naiwang katas ng cheese. Lastly, meron tayo ditong margarine. So, ito na ang ating star margarine na pampatangkad. Hindi ako masyado kumakain nito kaya hindi ako matangkad. So, buksan natin and then, lagay lang tayo dito onte. Ayan. At ang ating star margarine. Tapos, tupi lang natin. Uy! Uy! Kalat na kalat ang oil. Wow, ang daming oil, oh. Alam niyo ba, itong star margarine, napakaraming oil. So, alam na natin kung may fats ba siya o wala. Yan, no? Kitang-kita yung oil. So, pag tinanggal, ayan, tanggalin lang natin yung natirang star margarine. Ayan, so ito ang ating sample para sa star margarine. Itay lang natin siyang matuyo sa araw. Patuin lang natin. And then, for the tissue naman, ito, margarine, konti lang lalagay natin. Yan, isang patak lang. Isang patak! Isang katuta! Sige, yun. Ito ang napunit na part ng tissue. Pero, tapon natin yan. Pero, itong babang part, eto, hindi naman siya napunit, luckily. So, ito na lang yung i-observe natin kung may matitira bang mark o wala. Pero, sama pa rin natin itong butas. Part pa rin yun ng tissue.
So, ayun lang po for this video. And, intayin ko lang itong matuyo yung mga samples. And, sa ending ng video na to, papakita ko na lang kung nag-iwan ba siya ng mark or hindi. That's all for this video. I hope you liked this video, and if you did, kindly hit the like button and don't forget to subscribe. Also, click the notification bell beside the subscribe button para lagi kayong updated sa ating new uploads. Ayun lang po, thank you for watching this video and sana may natutunan kayo about Test for Fats. And ayun lang po, see you in my next vlog!